Hello guys, good morning. So another video tayo ngayon and today. So check natin ngayon yung meron akong client dito. So yung hips niya, umurong siya sa taas. So nagkakaroon ngayon na hindi balance yung paa niya. So speak tayo ngayon. So yung isang side maliit siya, tapos yung side naman mataas. So baka ito, isa din to sa mga sanhi kung bakit kayo nagpa-plato sa mga workout ninyo or sa mga diet ninyo, hindi na nagwo-work. Kasi kahit anong adjust ninyo sa calories, hindi na siya magwo-work kasi yung stress ng katawan ninyo, yung cortisol nyo, napakataas. So nagkakaroon to sa mahabang panahon na laging nataas yung cortisol ninyo, nagkakaroon ng cortisol resistance. So same lang siya ng function sa insulin resistance din siya. So nagkakaroon na ngayon na parang pinipigilan or nilalagay niya yung katawan niya sa fight or flight. So during fight or flight, walang gaanong absorption and digestion nangyayari sa katawan natin. So tatagal talaga or mababaliw ka talaga sa adjust ng calories pero hindi ka pumapayat. So check natin mamaya, babalik natin sa normal yung hips niya and abangan nyo guys. So ito yung paa niya guys. So, pag hinatak natin yung dalawa na yan, etong isa, iwan tong isa na to. Dapat ganito, dapat level siya dapat. Pero pag binitawan, so ganyan yung mangyayari sa paa niya. So ganun lang siya kadali guys. Balik natin ulit ha. Hatakin ko ulit yung paa niya. So kung kanina, iwan ko siya ng isa dito. Yan. Kapag nata ko, okay na yung dalawa. So, ang in-adjust ko lang doon is yung lumbar niya sa L3 tsaka sa L4 niya. Balik tayo ulit. Thank you.
May problema kayo doon sa spinal, sa lalo sa L4, L3, hindi napapatay yung paa. So masakit kasi yun at hindi kayo makakatulog talaga doon. So unang pananakit doon, hindi kayo patutulogin doon. And then after mga 3 weeks yun, i-adapt ng katawan nyo. Tataas ngayon ng cortisol yung katawan ninyo. So ang akala ninyo, nawala yung sakit or nawala yung problem. Ang nawala lang doon is yung pain na nanggaling doon sa cause na yun. Pero yung problema mismo andon pa. Yung sakit lang doon ang nawala doon dahil sa pamamagitan ng pagtaas ng cortisol ng katawan mo. And then kapag mataas ang cortisol ng katawan mo, babagal na din yung metabolism ng katawan mo ngayon. So, magtataka ka na kung bakit mabagal yung pagpapayat, mabagal yung pagbibuild ng muscle. Dahil lang yun sa cortisol. Or di kaya dahil doon sa lower back. So, yun guys. So, kung may question kayo about doon, intermittent fasting, ketogenic diet, exercise, stress management. So, pwede kayo mag-PM sa akin and sasagutin nyo. And thanks for watching.